Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Crislyn Joy Florencio Corpus at kasama ko si Binibining Vivian Kaerlang Apostol at ang aming tatalakayin ay patungkol sa panitikan ng ekspresyonismo. Ano nga ba ang ekspresyonismo? Ang ekspresyonismo sa panitikan, ito ay isa sa pangunahing mga artistikong alon na nabuo sa panahon ng 20th siglo, sa panahon at pagkatapos ng unang digmaan pandaigdig. Nailalarawan ito sa pamamagitan ng pag-aampo ng paksa at kusang loob ng mga anyo ng pagpapahayag na naging susi din sa iba pang mga avant-gardes ng oras. Ang expressionism ay isang artistikong estilo na naglalayong kumatawan, hindi objektibo na realidad kundi subjective na realidad. Ang layunin ay upang ipakita ang mga damdamin at mga tugon na pinupukaw ng mga bagay at kaganapan sa loob ng isang tao. Ekspresyonismo, ito ay isang teoryang mas pinapalitaw ang damdamin kaysa sa pisikal na kaanyuan ng mga karakter. Binibigyang pansin nito ang mga individual na karakter sa positibong paniniwala at makatotohanang paglalahad. Ito ay kaiba sa realismo at naturalismo na nakapokus sa kung ano ang totoo at pang-araw-araw na buhay. Sa ekspresyonismo ay mas binibigyang pansin ang kalooban ng tao. Ito ang kauna-unahang buong pagtatanghal na isinulat ni Reinhard Johannes Sorge noong 1912 at itinanghal lamang makalipas ang 5 taon. At mayroon itong 5 parte, ito ay isinunda ng ilan pang pagtatanghal na isinulat nila George Kaiser, Ernst Toller, Paul Cornfield, Fritz von Junre at Walter Hazen Cleaver. Estilo ng ekspresyonismo. Ito ay ipinahahayag ng manunulat ang kanyang kaisipan lalo na ang kanyang nadarama. Ito rin ay lumulutang ang mga emosyon ng tauhan at minsan ay nakakalimutan na ang sarili. Ang ekspresyonismo bilang isang estilo o kilusang naiba sa uso ng panahon ay nakatuon sa isang serye ng artistang Aliman, Australian, Francis at Rosso na naging tanyag sa mga taon bago ang unang digmaang pandaigdig at nanatili sa gayon na halos buong panahon sa pagitan ng mga digmaan. Halimbawa sa ekspresyonismo sa sining na Ang Sigaw na isinulat ni Edvard Munch version 1893 at ang abstract na ekspresyon number 5/24 ni Mark Rothko 1948. Halimbawa naman ng ekspresyonismo sa panitikan. Ito ang Kamatayan ni Danton na isinulat ni George Buchner, Spring Awakening ni Frank Wedekind, at Miss Julia na isinulat ni August Strindberg. Tumako naman tayo sa pagsusuri ng akdang ekspresyonismo. Una, sa akdang susuriin, bibigyang pansin ang mga salitang ginagamit ng tauhan bunga ng kanilang emosyon. Pangalawa ay ang pansinin din ang mga emosyon na ipinapakita ng tauhan, walang alinlangan ipinadama nila sa akda. Ang mga komposisyon ay karaniwang simple at direkta, kung saan ang paggamit ng isang makapal na pastel na pintura ay madalas. Gamit ang maluwag na brushstroke na inilapat sa isang napakamalayang paraan at isang paminsan-minsang simbolo, ang mensahe ay ang pinakamahalaga. Dumako naman tayo sa pagsulat ng tula. Isinusulat upang magpahayag ng damdamin kaysa maglarawan. Ang mga tula sa teoryang ekspresyonismo ay isinusulat gamit ang mga salitang walang katulad sa mundong ito. Karaniwang naglalaman ng mga masidhing damdamin gaya ng sobrang kasiyahan, kalungkutan o takot. Ilan sa mga kilalang manunulat sina George Haynes, Ernst Stadler, August Trump, Gottfried Benn, George Strauch, Els Lasker, Scudder at Franz Werfel. Mahalaga ang ekspresyonismo upang maipahayag ng bawat individual ang kanilang damdamin o emosyon. Makikita rin sa kanilang pinta ang mga emosyon na nais nilang ipabatid sa manunood. Yun lamang po at maraming salamat.